po ang kapamilya ko, Nek ka dyan. At naku, eto na yung ating mga suki mula sa Sunday party. Kanina ka off-air, nung pinag-uusapan namin, alam niyo po, itong ating mga panauhin. Ay, hindi basta-basta. Mga milyonaryo po itong mga to. Beijing, Pimelares, Beijing, delo ko lang. Hindi, kaya ho, marami silang may babahagi. Pagdating dun sa, una natin pinag-usapan kanina, yung financial literacy. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng milyonaryo kaagad, diba? Nagsimula ka muna sa piso. So, paano nga ba nila napalago itong kanilang makinikita? At sila'y bahagi na ngayon ng Millionaire's Club, ng Sunday Party, o diba? Of course, naging instrumental ng Sunday Party dyan. At yan po, ay isa rin po sa ating tatalakayan ngayon. Ipapakilala ko po, ito suking-suking po natin, syempre, si Val de Jesus. Hi, Val! Hello, Jane. Good afternoon sa mga nakikinig at sa iyo. Good afternoon. At syempre po, ito first time, si June Atlas. Good afternoon, Jean, at sa mga nakikinig ng DZMM sa pamilya ka na yun. Oh, John, kanina ka binanggit ko, no? Kayo ay mga nasa Millionaire's Club ng Sunday Party. Mahirap ba makapasok doon? Wala namang matinong bagay na madaling gawin. Max? Oh, yun ang isang, yeah. Yun ang una nating word. So, bukod sa looks. No? Bukod sa looks talaga. Ano sa nagwapuan? Nagsarap nalang panggitin mo yun. Hindi yung pwede palang patay. Oh. Ano ba ang pwede nyong ibahagi sa ating mga taga-pakinig at mga taga-panood o pagdating sa, una muna, kahit na Sunday party o hindi, paano ka ba yayaman? Paano ka ba kikita? At isa pa, pag ikaw ba, tulad nyo, narating nyo na yung inyong goal ng Millionaire's Club, eh titigil ba tayo doon? Ano? Siyempre hindi, no? Ang panaginip, pipri lang hali. So, panaginip ka ng malaki, di ba? So, ano ang panaginip mo? Like, dati pa, ano mang trabaho? Alam mo, honestly, Jing, ang gusto ko, I want to retire at the age of 45. Wow, ilan taon ka na ba? Third time. So, so 10 years na lang mag-retire ka na. Kasi ang paniwala ko, ang retirement should not be based on age. Yeah. It should be based on stage, di ba? The earlier you retire, the better, kasi you will be able to do the things that really matters to you. Galing mo naman. O, nakadalawang words of wisdom na tayo. Okay. Ang pag-retire, o ka. Di ba kayo sino itong William Galing yung mga sinasabi? Pag-punchline din ko. O, pag-retire daw po, hindi matay sa edad. Not based on age, but based on stage. Maganda po yung ano yun, ha? Pag-isipan. Dahil sinasabi nila, di ba? Pag bata ka, may oras ka, may panahon ka, wala kang pera. Pag tumanda ka na, di ba, yung edad natin, ikaw ay may pera na, wala ka namang oras. Nagkayod ka ng kayod. Pag ikaw ay nasa 60 na, may oras ka na, pero wala. May pera ka, wala ka namang kalusugan. Wala namang kalusugan. Wala ka ng energy, eh. Yes. No? So maganda yung binanggit mo na dapat yung ating target, hindi nga naman dapat batay sa edad, yeah. Sa stage. Oo. No? At alam mo, siguro, this is my opinion, ano? Ito yung nagpapasal ko eh, para for you to retire at an earlier age, dapat ngayon pa lang you should not be working not just to make money, yes. But you should be working to create money machines. Yes. Locks naman. Ano ang money machine? Sa akin, it's my something business. This is, yes, my money machine. Money machine is something that will create money for you. No? Pwede ba yun? Hindi ka masyado kakayod? Pwede. Yes, pwede. Inukuro namin ko sa aming 3 secrets of the rich. O si Ibar, mas matanggal yung ulo sa mamata ko. Sige nga ba? Kasi ano eh, for me, pag hindi ka napag-create ng money machine, you are relying on your own, your effort, your time. Ang problema dyan, once you stop working, stop earning. But creating a source of income na mayroong residual, even you're not working anymore, still making money. And that is the system na ginagawa namin ngayon. Yung pagkakaiba ng empleyado sa may sariling ito. Exactly. Kasi tayo mga empleyado, pag tumigil sa trabaho, nag-absent, naubos ang new credits, naku, no work. Okay. Ang tawag dyan is active income. May income ka lang as long as you work. Diba? Pero ang masarap daw, kasi ang retirement, ito yung stage na dapat may pera ka na may oras ka pa eh. Diba? So for you to have food, at may kalusugan. Diba? You're young enough to enjoy the fruits of your labor. Diba? That's why I'm so happy na I am in this kind of business. O kasi yung iba, di ba yung mga namamasyal sa mga tour, ayan, yung mga nagpupunta ng Roma, di ba? Yung Roma, mga pilgrims. Pero pagod na maglakad. Wala nang energy to yung mga 65 years old na, di ba? Hindi mo na ma-enjoy yung holding hands with your wife or husband kasi hindi na holding hands. Talagang
Akay, akay mo na siya papakot. Ano, G-Card, gusto mong bumili ng magandang kotse na dream car mo. Hindi mo naman madadrive kasi meron ng grabe yung windshield. Dahil malabo na mata mo, di wala din. Pero magdadrive ka ng dream car mo at age of 35, eh, mas may enjoy mo siya. Tama. Diba? Alam mo, sa dinami-dami ng mga na-interview ko na rin, no, about financial literacy, generating wealth, yung binanggit nyo ngayon, isa sa mga talagang tumatak sa isip ko. Kasi yun ang pagkakaiba na isa kang empleyado, no, sa may sariling negosyo. Although yung negosyo, bago nyo rin narating yung endong stage ngayon, eh ano ba, doble kayo din. Ano ba? Ang yung negosyo ginagalawa namin talaga is unang-una, syempre, kailangan maging masipag ka eh. In any endeavor naman, kailangan talaga masipag ka. Pero yung sa lahat, you have to work smart. Di ba yung working hard, di ba yung working smart eh? Siguro doon kami lang. Ano ba working smart sa inyong... For me, working smart is to able to multiply yourself. Kasi nga, if you're relying on your two hands, on your own two feet, pag nag-work, wala ka na eh. Di ba, ito yung wisdom ng one of the millionaire ng Amerika. Sabi niya, I'd rather to make 1% out of 100 people than making 100% out of my own effort. Sabi niya gano'n. So, yung sistema... Ka dun, yes. Yung sistema ginagawa namin, gano'n. So, even you're not working, kunikita. Kasi nga, napalaki namin yung negosyo, na-multiply namin sa relin namin sa ibang tao. At tungin sa lahat, marami nang pinatutunan. Ano yung, kasi ito, Val, yan ang problema ng maraming boss. Ang hirap to replicate themselves. Kung magte-train ka, aalis. O kaya in the first place, ang hirap maghanap ng magaling na trainee. So may sekreto ba yun? Paano mo mare-replicate yung sarili mo? Meron. To replicate ourselves, we created a system. Ang mahalaga sa negosyo, Jing, not only the products, not only the management, the people around you, but the system. Yun ang pinaka-importante. You know, millions of products available in the planet, but only a few proven systems ang ginagamit. Isa na yung franchising, yung magandang proven system niyan eh. Yung system ng network marketing na galawa namin, yung is proven and accurate to yourself. Trust the training na provide namin. Aside from being the similar, me and Jun is one of the top trainer din kasi ng Sante. So, we created a lot of modules for the new distributors. So, importante rin yung structure. Yes. At syempre, yung produkto. Kasi kung walang credibility yung produkto, ako ay tutupi kayo. Yeah, no? Yes. Kasi ang network marketing, ano, contrary dun sa common misconception ng maraming, which is a business where you earn from recruiting people, ang network marketing is actually is a business of product distribution eh. Kaya I totally agree with you na since it's a business where you distribute product, dapat yung produkto mo talaga mahusay. Dapat yung produkto mo talaga nagugustuhan ng tao. Oh, kasi yun ang puhunan mo eh. Oo, no? Tama. Wala kang repeat orders magpagpak yung business, no? yung produkto. Yeah. Pero tulad na sinasabi ninyo, kung yung structure din medyo questionable, yes, o hindi pa professional, no? Matagal bago marating yung inyong mga targets. Oo. Kaya, alam mo, Jing, ang network marketing, sabi nga ng maraming business expert, this is the simplest business system available for ordinary people. So, being the simplest business model, actually, hindi mo kailangan maging magaling. Kaya, hindi mo actually kailangan kopyahin yung mga bosses mo, yung mga sponsors mo sa taas. Kasi nga, hindi mo kailangan yung husay nila. Alam mo, sa amin, ang nire-replicate lang namin, ang kinokopya lang namin, is the system. Diba? So yung sarili mong galing, pwede mo gamitin? Oo naman. Without, of course, ika-alis yun sa system ng negosyo. O Van, ano naman ang inyong panghuling habilin sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Ano sa palagay mo ang pinakadapat tandaan ng isang tao na gusto maabot? Unang-una,